and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto, shishare ko naman sa inyo kung paano naman natin mapapalaki ng malaking-malaki yung mga dahon ng ating mga marble queen. So mga konting tips and tricks lang yan kung ano yung ginagawa natin at kung ano yung na-research natin regarding dito. So yun, kung halimbawa nakakaroon kayo ng problema, napapansin nyo na hindi na lumalaki yung mga halaman o yung mga dahon na mga photos ninyo, ay eto na siguro yung mga tricks or tips na inaabangan ninyo. Siyempre, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. Paano mapapalaki yung mga dahon ng photos? So unang-una, syempre, kung halimbawa mabibili pa lamang kayo ng photos, siguro pinaka maganda ng unahin natin ay piliin nyo yung variety. Kung gusto nyo ng malalaking dahon talaga, pumili na kagad kayo ng variety na lumalaki talaga yung dahon. So, marami naman tayong varieties ng photos. And yung iba kasi dito is hindi din masyadong lumalaki yung mga dahon. So, yung isa sa pinaka-common na lumalaki ngayon, itong giant marble queen natin. At pagkatapos, yung mga golden photos. Isa pa, ang susunod natin dyan is yung paglalagay ng pinaka-pole sa ating mga halaman o sa ating mga photos kung gusto nyong lumaki yung inyong mga yung mga dahon ng inyong mga photos. Kasi mas lumalaki yung dahon ng mga photos ng mga marble queen kapag ka sila ay naka-pole, kapag sila ay may kinakapitan. Kasi nakakatulong kung ikukumpara natin doon sa ilalagay natin sa hanging basket at hahayaan nating maghang lang yung mga marble queen natin, hindi natin mapapalabas o hindi natin makukuha yung laki ng dahon na gusto natin. And huwag kayong mainip, yun ang isang pinaka-importante dito. Kasi kinatagalan kasi, unti-unti, lalaki yung dahon ng inyong mga marble queen. Lalo na kung halimbawa, binili natin siya ng ilang dahon pa lamang. So walang problema kahit maliit yun kasi habang tumatagal siya is yung mga bagong dahon na inilalabas niya, palaki yun ang palaki. So merong problema kung halimbawa na notice ninyo na yung bagong dahon ay nagiging mas maliit kung ikukumpara natin doon sa mga older leaf niya. And every time nga na mag-unfurl ng panibagong dahon yung inyong mga marble queen at mas malaki doon sa older leaf niya, yung kasi parang masasabi na nating normal growth habit. So, ibig sabihin lang, tama or perfect yung mga care na ibinibigay natin sa kanya. And kapag ka hindi, ibig sabihin lang, merong kulang. May naglalak doon sa care na ibinibigay natin. Maaring nutrient deficiency, maaring sa tubig, or maaring sa amount of light. So, later on, itatakil natin isa-isa yung mga yan. Kaya kung halimbawa, gusto nyo mapalaki yung mga dahon ninyo at nakahanging basket yung inyong mga photos, it's time na para ilipat sila sa much bigger pot na rin. And then, tsaka natin lagyan ng pole. Mas mataas, mas maganda, pero make sure na hindi siya masyadong magalaw. Para naman, ma-establish o hindi din magalaw ng magalaw yung ugat ng inyong mga marble queen. And then, tsaka nyo siya ipulupot. Yung kunyari, trailing na siya, tsaka nyo ipulupot pataas yung mga photos. And then, yun na yun, itetrain nyo na lamang siya na mag-climb. At yung aerial route na yung bahala doon para dumikit siya dito sa pinaka-pole. The next thing is, para mapalaki natin yung mga dahon niya, ang mga photos naman is, hindi naman nila kailangan na laging nilalagyan ng fertilizer. So, they can thrive, kaya nilang kumapa, lumago. Yun yung maganda dito sa halaman na to. Makakapagpalabas sila ng mga panibagong dahon na talbos kahit hindi naman natin sila lagyan ng fertilizer as long as okay naman yung amount of light at saka yung mga ibang care na ibinibigay natin sa kanya. And pero kung halimbawa gusto nating ma-maximize at mapalaki talaga yung dahon ng ating mga marble queen o ng ating mga photos, isa yon sa pinakamalaking tulong na maibibigay natin sa kanila. So mag-fertilizer tayo, mas maganda kung halimbawa balance yung fertilizer na gagamitin natin. And yun yung mga complete fertilizer. And yan, eto, isa na to sa mga sinasampulan natin palagi ng ating MSG. Yun yung isa sa pinakamagandang alternative na fertilizer na pwede nating magamit. And ayan, resulta na yan ng MSG, yung kapal at lago at saka laki ng mga dahon nito. Lagyan natin ng adequate amount of fertilizer yung ating mga photos para naman maging ganyan. And huwag naman kayong mag-over fertilizer kasi magre-reflect din yan sa mga dahon.
magkakaroon naman ng negative side effect yan. So, siguro sabihin na nating once a month or every 3 weeks pinakamagandang maglagay ng fertilizer doon sa ating mga potos. Pagka nag-over-fertilizer tayo, yan, magre-reflect yan doon sa ano natin eh, sa dahon. Makikitaan nyo siya ng mga pagkutuyo ng mga dahon, yung mga edges niya. So, yun, papangit ang dahon ng mga ano ninyo, ng mga potos ninyo kung mag-over-fertilizer kayo. So, yun, parang back to zero na naman kayo, diba? Kaya huwag kayong mainip, yun lang yung isa. Kasi habang tumatagal, mapapansin nyo talaga na mas lumalago, mas kumakapal, mas lumalaki yung mga dahon ng inyong mga potos. Eto, katulad ng nangyari dito, hindi naman gantong kalago at kalaki kagad yung mga potos na to. And the next thing is increased light talaga. So, dagdagan natin yung liwanag na nakukuha ng inyong mga potos. Napakalaking tulong nun at napakalaking factor na maraming liwanag silang nakukuha. Kapag ka, halimbawa, wala kayong masyadong liwanag sa loob ng bahay ninyo, gumamit kayo ng mga pwede nating alternative. Marami naman tayong mabibiling mga grow light. Pero as much as possible, kung halimbawa mabibigyan natin sila ng natural na liwanag, bright but indirect sunlight, ay mas magiging ano sa kanila, mas magiging effective yon at mas maganda para sa kanila. Katulad nito, itong ating giant marble queen na to at saka itong potos na to, itong marble queen din natin na to na ganto kalago. Nasa labas sila eh. I can say na tinatamaan sila ng direct sunlight. Ito, even itong anong to. And okay naman siya kasi yun nga, yung shaded siya kasi kaya lang napapansin ko yun eh. Kahit pa sabihin mong 80% shade yung net na gamit mo, yung direct sunlight na tumatama sa kanya, mainit pa din. Kaya kung hindi pa sanay yung inyong mga marble queen sa ganung kainit, ay maaaring masunog yung mga dahon nila. Kaya huwag natin silang bibiglain, huwag natin pipilitin. Pero sila, ano sila, nasa labas lang sila. Kasi gusto ko ngang ano, gusto ko ngang makakuha sila ng mas maraming amount of light. Kaya gumawa tayo dito ng parang mini garden natin. Ang mga house plants din naman yung nakalagay. And ang isa pa, na maganda sa halaman. Ito ay sa amin, kumbaga parang nakikita namin sa mga practices lang dito sa lugar namin. And turo na rin sa akin ng lola ko, ng nanay ko. Mas maganda kasi ang halaman kapag ka nasisirenuhan. Yung sireno or yung tinatawag na hamog, yun yung tuwing umaga, di ba, makakaano ka ng basa doon sa ibabaw ng dahon niya. Or di ba sa mga bubong, parang ganun, kapag ka yung palabas pa lang yung sikat ng araw, napakalaking factor niyan para sa mga halaman. Nakakatulong ng maganda yan. Kaya ito, ayan, katulad niyan, umaga pa lamang, mamasa-masa pa yung ano niya, mamasa-masa pa or marami pang hamog. Kasi parang nakukuha niya yung ano eh, nakukuha niya yung parang yun, parang misting na siya para sa ano, para sa mga halaman. At the same time, parang nakukuha niya yung meron sa natural habitat niya. Kasi ganun yun eh, di ba, mataas ang humidity, kaya yung moisture din doon sa natural habitat nila kung ikukumpara natin sa mga loob ng bahay. Kaya mas maganda na rin na nasa labas sila kung halimbawang may paglalagyan din naman kayo sa labas. Pero don't get me wrong kasi pwede natin silang ilagay sa loob ng bahay. Ngayon, pwede naman dalawa. Kung halimbawa, maglagay kayo sa labas ng bahay ninyo ng pampalaki ng dahon o yung marble queen nyo na gusto nyo lumaki yung dahon. At doon naman sa loob ninyo, meron kayong pan-display, di ba? Yun, and ako kasi gusto kong i-maximize at gusto ko talagang mapalaki yung mga dahon nila. Isa sa pinakamalaking factor, yung amount of light na nare-receive niya. Kung meron kayong paglalagyan na gantong spot, doon nyo ilagay, much better talaga para sa kanila. And sa experience kasi namin, ang isang pinakamalaking factor talaga is yung amount of light na nare-receive kapag ka lack of growth yung inyong mga halaman. So yun yung number one factor na maaring reason kung bakit hindi lumalaki yung mga halaman ninyo. Tsaka isa pa, manonotice nyo naman yan sa mga halaman ninyo. Syempre, mas malaki yung ipinoprovide niya ng mga, yung node niya. Mas palaki ng palaki yung vine, yung nagtitrail na yan. Ibig sabihin lang yan, mas malaki na rin yung dahon na mailalabas niya. So sign yan, katulad ng nangyari dito sa aming marble queen na to. Kung makikita ninyo, ganito na, ayan o, no? Diba? Ang laki na, lumalaki na yung ano niya, lumalaki na tong kanyang pinaka bagin o yung vine niya. Kaya yung dahon, syempre, kung makikita nyo, mas malaki na yung nailalabas. And kapag ka mas malaki kasi yung dahon, imagine niyo kung yung kapal, nakukuha nyo na pagkatapos ang lalaki pa ng dahon, mas magiging maganda yung marble queen niya. And itong marble queen namin, napakarami ng pinagdaanan nito. Naubos na yung dahon nito dahil sa mga uod. So, fortunately, ngayon, wala nang uod.
hindi na kinakain ng mga uod, pero talagang yun yung isang kalaban. Sayang naman kung gantong kalaking dahon is makakain lang ng uod, di ba? Bago pa natin napalaki at naalagaan ng ganito. Ayan, katulad nito, may pa-unfurl na ganito. Kung mapapansin nyo, parang maliit lang yung dahon niya, di ba? Pero habang tumatagal kasi, habang unti-unti siya nag-unfurl, unti-unti din siyang lalaki. Katulad ng nangyari dito sa ating Marble Queen and even dito sa ating Giant Marble Queen. Kung halimbawa, napapansin nyo na hindi na masyadong lumalaki yung mga dahon ng inyong mga potos, ito naman yung mga reasons kung bakit sa tingin ko ay hindi lumalaki yung mga dahon ng inyong mga Marble Queen. Unang-una, syempre, baka lack of humidity. Ibang factor pa yung lack of sunlight sa lack of humidity. Kapag kaganito, na napapalibutan siya ng ibang halaman, ay nakakatulong yun para mas tumaas yung humidity. Parang nasa may nature na rin siya, di ba? So yun, and lalo na ngayon, summer, sa loob ng bahay, medyo talagang, kung mapapansin nyo, mainit at saka dry yung air. Kaya hindi maganda sa halaman. Minsan, hindi sila tinatamaan ng direct sunlight na ano sila eh, parang sunog yung dahon, parang ang pangit ng dahon. So, yun yung mga factor kung bakit pumapangit yung dahon ng inyong mga halaman, hindi lamang sa mga Marble Queen o sa mga potos. Ang isa pang paraan, kung halimbawa paano kayo magkakaroon ng bigger leaf, eh syempre, nasa propagation yan. Kung halimbawa, parang katulad lang yan ng ano eh, ng pagpropagate ng mga variegated, di ba? So kung halimbawa variegation yung hanap natin, 'di ba? Pag kinat natin yung kunyari nagpropagate tayo, kumuha tayo ng cuttings sa propagation na halaman. Kapag yung cuttings na kinuha natin ay sumibol or tumubo, ganun din mame-maintain yung variegation na meron sila. Ganun din sa mga potos. Kung halimbawa ang nakuha natin ay malaki na kagad na dahon, yung cuttings na nakuha natin ay malaki na kagad na dahon. So, ibig sabihin lang, ma-maintain natin yung laki or di kaya ay mas mahihigitan pa natin yung laki na meron tayo doon. So, kunyari, dito sa Marble Queen, syempre, kung dito sa ilalim, parang medyo maliliit yung dahon niya, di ba? Pero syempre, hindi naman tayo dyan kukuha dahil dito naman tayo lagi nakuha sa pinaka-ibabaw. And as you can see, napakalalaki ng dahon ng ibabaw ng ating Marble Queen. Kaya naman, yung dahon na ipuprovide niyan once na siya ay na-establish ay ganyan na din kalalaki. So, ganyan tayo makakapagsimula kagad ng malalaking dahon kagad. Katulad nito, itong ating ordinary na Marble Queen, itong hindi giant, malalaki na nga rin yung dahon niya. Kapag kumuha tayo ng cuttings dito, most probably ganito na rin yung dahon na mapuprovide niya. So, di ba malalaki na kagad? Unlike kung halimbawa, magsisimula kayo dito, kukuha kayo sa pinaka ilalim sa pinakababa, which is parang medyo maliliit pa yung dahon, ganun pa rin, magtatagal pa tayo or aabot pa ng mga ilang panahon o ilang buwan bago tayo makapagpalabas o bago lumaki yung dahon ng inyong mga Marble Queen. At ang isa pang factor kung bakit maaaring hindi na lumalaki yung inyong mga Marble Queen o stunted na yung growth niya ay yung watering. So kapag ka masyadong dry yung soil ng inyong mga potos, nakakaapekto siya sa paglaki. Make sure na laging moist yung soil ng inyong mga Marble Queen. Huwag niyong hahayaang matuyo. Kasi kapag ka natuyo yan, maaaring magkaroon ng mga dry tip. Ibig sabihin lang nun, hindi na umaabot, hindi na nakaka-reach dito yung tubig na idinidilig natin. Kulang talaga yan. Katulad nito, yan o, nakita nyo. And manonotice nyo dito sa anong to, sa Marble Queen na to, dito sa amin, yung pinaka-ibabaw lang o yung pinaka-taas yung nagkakaroon ng mga sunog na tip. So, ibig sabihin nga, hindi abot dito yung tubig. Dahil ang kapal na ng ilalim niya, and as you can see sa ilalim, wala naman kayong masyadong makikita dyan ng mga nasusunog na tip. So, ibig sabihin, doon, kung aayos pa yung tubig, hanggang doon lang yung umaabot. Makakatulong din kung didiligan mo yung pole. Kasi kapag ka diniligan mo yung pole na yan, yung mga aerial roots na meron dito sa ating ano, sa ating halaman ay makakatulong, mas mabilis makakakuha ng tubig itong mga nasa ibabaw na to, 'di ba? So kaya make sure na kapag ka nagdilig kayo, isama niyo na din yung pole dahil ito namang mga ginagamit ngayon na pole, even yung mga moss pole, itong mga gantong pole na to na gawa sa bunot ng nyog. Ano yan, nakakapag-absorb naman talaga ng tubig. Kaya magandang gamitin tong mga to. At ang isa pang nabasa ko is, kung halimbawa, outgrown yan syempre ng, ano, ng potos ninyo kapag makapal, malaguna, umakyat na siya. Pagkatapos bumaba, diba, umakyat na siya at wala na siyang kakapitan dito. Eventually, syempre, babagsak na siya or magte-trail na siya. Katulad ng binanggit ko kanina, diba, kapag ka-trailing,
ang inyong mga potos at wala siyang kinakapitan, mas lumiliit yung dahon. So may tendency na lumiit ulit yung dahon niya dahil syempre nagte-trail na ulit siya. Wala na siyang masandigan. So much better kung i-extend natin yung pole. Hindi ko lang alam kung may nabibili dito sa atin, pero may nakita ako na isang pole na napakaganda dahil na-extend niya, yung pinaka-ibabaw niya is butas, tapos parang maiikabit mo lang yung sumunod na pole na ilalagay natin dun sa pinaka-ibabaw. So na-extend siya habang lumalaki yung inyong mga halaman ay habang tumataas at nagte-trail pataas yung halaman ninyo, pwede nyong dugtungan lang ng dugtungan. O di kaya naman, ay pwede natin siyang ipagapangin sa mga pole, sa mga poste, sa kung saan man na maaaring magtuloy-tuloy yung paglaki niya. And ito yung bala ko dito. Kasi ito nakalagay nga siya sa labas. Yun yung plano ko, pagapangin na lang siya dito sa ano namin, sa poste nitong ano, sa tubo nitong aming garden, nitong aming net para magsa-serve as ano na rin siya design at saka magkakaroon pa ng mas jungle vibe para dito sa aming garden. So yun yung plano ko dito. Kaya hindi ko na siya, sa tingin ko, hindi ko na siya dudugtungan pa ng pole. O yan, nakikita nyo, di ba? Ang lalaki na ng dahon ng ating Marble Queen. Ikukumpara natin yan dito sa ano, sa mga naunang dahon. Kita nyo naman yung difference kagad ng dahon niya, di ba? So, ganyan kalalaki na yung Marble Queen natin. Ito yung ano natin, ha? Yung lagi nating pinapakita na Marble Queen. And, tingnan nyo naman yung variegation. Kapag ka ganyan kalaki, tapos ganito kaganda yung variegation na meron, is sobrang ganda ng magiging Marble Queen ninyo. At mapapansin nyo yung difference din nung ano, nung laki ng ano niya, ng vine. Ayan o, ng mga, kumpara dito sa, saan ba natin mapapakita ito? Kumpara dito. Ayan o. So medyo may kaliitan pa to. Ito ang laki na, parang katulad na, halos kasing laki na yan, yan na yung sa Giant Marble Queen natin. And siguro hopefully kaya naman natin gawing ano to. Hindi ko lang alam kung magkaiba silang variety or kinalaunan magiging ganito yung ano, magiging ganito yung ating Marble Queen. Kasi maaaring ito ay sa kunyari nasa natural habitat siya, tapos katulad ng binanggit ko kanina, maaaring itong Giant Marble Queen kinuha na siya ng gantong kalaki. Kaya antimano yung mga dahon na i-provide niya is malalaki na kagad talaga. So isang maganda mo kasi kapag ka nasa labas yung Marble Queen ninyo, katulad ng nitong sa amin, although umulan naman kasi kagabi, pero ayan oh, yung hamog na meron, di ba? Doon na nakukuha nitong ating mga Marble Queen. And ito yung isa sa pinakabagong dahon niya. Kita niyo naman kung gaano kalaki. Siguro mag 1 foot na siya. Isang ruler na laki niya yung haba. Tapos ang lapad nito mga around 6 inches. Tapos ito yung isang pa-unfurl niya. And as you can see, nasa dulo na siya. So pakakapitin na lang natin siya sa poste ng ating garden, ng ating net para doon na siya magtuloy-tuloy mag-climb. And katulad ng binanggit ko, habang tumatagal, habang lumalaki, habang nagmamature yung inyong mga potos, mas lumalaki yung naipoprovide nyo na dahon. Kung makikita ninyo, ang pinakamalaking dahon ay yung nasa pinakaibabaw. At kung gaguide natin pababa, paliit siya ng paliit o. Oh. Diba? Ayan, eto. Tapos eventually, ayan. Tapos eto. So diba, makikita nyo na paliit ng paliit. Ganon din yung ano niya, yung pinaka trailing ano niya, yung pinaka vine niya. Mas lumalaki din. Imagine niyo kung gaano nakalaki tong ano niya, tong pinaka bagay niya o pinaka vine niya. And yung variegation, kung makikita niyo, napaka ano naman, napaka consistent sa bawat dahon. Habang nagmamature nga sila, parang mas ano eh, mas gumaganda pa yung variegation niya. Ito kasi ay sa tingin ko, kaya mas gumaganda yung variegation para mas lumabas yung variegation ng inyong mga halaman. Kailangan talaga mas marami rin yung amount of light na nare-receive nila. Compare mo dito sa mga older leaf niya, ay medyo mas marami yung green. Pero dito sa mga bagong lumalabas, consistent na lumalabas na yung pagkadilaw niya. Ayan. And nung nabili kasi namin ito yung mga dahon niya. Doon sa pinaglalagyan natin, sa tingin ko mas malaking tulong talaga at isa sa malaking factor, sunlight.
So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.